tao, Tita Meng. Too far away.
simple. Share of losing, once they left me on a chain.
Yes, they try to break my power. Oh, I still can feel the pain. Una paloma blanca. Oh, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Oh, we'll have to take a break. Don't go away. We'll be right back. Thank you. We'll be right back.
71, I'm Castle Provincial High School. Welcome. Baby, get around. We can enjoy that, no, no.
Sa Turkey at Syria, isang pong mahalagang paalala sa atin na tayo'y may kinakarap na matinding panganib na lindol. Marahil po ilang beses na natin narinig ang usapan tungkol sa natawag na West Valley Fault, ang fault line na gumagapang sa limang syudad sa Metro Manila na maaaring bumigay anumang oras, araw o taon. Ito pong pulang linya sa kanan ang tinatawag na East Valley Fault. Pero ito pong nasa kaliwa ang mas binabantayan natin ngayon, ang West Valley Fault. Gumagapang po yan mula Rizal, Marikina, Quezon City, tatawid pa yan ng Libis at C5, Pasig, Makati, Taguig at Muntinlupa. Sumatotol po, aabot po yan ng 100 kilometro pababa sa Timog. Delikado po ba yung West Valley Fault? Ayon po sa pag-aaral ng FIVOX, MMDA at Japan International Cooperation Agency noong 2004, ito pong West Valley Fault ang pinakamalaking banta sa Metro Manila kaysa sa mga bagyo o mga tsunami. Ito po, sa tansya ng mga dalubhasa, gumagalaw itong fault kada 400 hanggang 500 years. Ang problema, walang recorded movement ito mula pa noong 16th century. Ibig pong sabihin, maaari itong gumalaw anumang oras. Detalyado po itong 2004 na pag-aaral ng FIVOX at ng MMDA kasama ng projected magnitude ng lindol at ang maaaring bilang ng mga masasawi at magigibang gusali. Halimbawa po, kung tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault, ito po ang maaaring senaryo ayon sa pag-aaral. 34,000 po napatay sa Metro Manila pa lamang at 1.1 million na sugatan. Ang mga sunog na dulot po ng lindol na yan ay papatay pa ng kalagdagang 18,000 tao. 40% po ng mga kabahayan ay magiging heavily or partly damaged. At apektado mga government, financial, commercial activities ng buong bansa dahil nga nakasentro nga ito sa Metro Manila. Ito pa, higit isa sa bawat 10 medium-rise buildings ay heavily damaged. Ito po yung mga gusali na 10 to 30 stories high. Isa po sa 4 sa kanila, bahagi namang magtatamo ng pinsala. Mukhang mas resilient pa nga po itong mga high-rise o yung mga higit 30 stories hanggang 60 stories ang taas. 2% lang po sa kanila
ang tinatayang magiging heavily damaged, habang nasa 12% naman ang nakikita magiging partly damaged. 10% naman po ng mga pampublikong gusali gaya po ng ospital, eskwelahan, mga fire at police stations ang nakikita magtatamo ng heavy damage, habang nasa 25% ang partly damaged. Sa mga LGU po, matindi raw po ang natatamaan ang Maynila, Pasig, Quezon City at ang Marikina. Sa Maynila halimbawa, marahil dahil maraming matatandang gusali doon, marito mamatay ang nasa 6,000 residente at masugatan ang halos 20,000. 14% ng mga gusali ay magkakaroon po ng heavy damage at kalahati ng mga gusali ay partly damaged. Ang Quezon City naman po ay hindi nalalayo. 5,500 ang tinatayang mamamatay dito, habang nasa 18,000 ang nakikitang sugatan. Halos 70% po ng mga gusali ay partly damaged. Sa Pasig naman, higit 3,000 ang maaaring mamatay, nasa 11,000 ang sugatan. Isa po sa bawat 3 gusali ay may heavy damage. Sa Marikina naman, higit 2,000 po ang maaaring mamatay at halos 9,000 ang posibleng sugatan. Higit isa sa bawat 3 gusali naman at nataya magtatamo ng heavy damage. Pero po, importante rin pong tandaan ito. Una, hindi po ito nakasulat sa bato. Ito ay mga projections at scenarios lamang ng pag-aaral para sa isang sakuna na wala namang nakapag-predict. At pangalawa, ito pong pag-aaral ay ginawa noon pang 2004, nung nasa 9 million pa lamang ang residente ng Metro Manila. Ngayon po, nasa 13 million na po tayo dito. Mas masigip ngayon, mas maraming tao, pero sana naman mas marami nang naipatupad na reforma sa pagpapagawa ng mga istruktura. Iyan po yung malaking tanong. Importante rin pong tandaan na nasa ating mga kamay rin ang kaligtasan ng ating mga buhay. Meron po magagamit na libreng mga app para ma-check kung ang inyong bahay po ay mas ligtas. Halimbawa po, ang Hazard Hunter po, libreng app po yan para sa mga cellphones. Magsasabi sa inyo kung nasa delikado kayong lugar. At ang isa pa pong libreng app na gawa ng Feebox ay ang How Safe Is Your House app. Pasasagutin po kayo ng 12 tanong at bibigyan ka ng rating kung gaano kaligtas o delikado ang iyong bahay at iyong buhay. Thank you.
younger. I was losing the shoes of sir. I was down and out of the blues. I felt no man. Yet an hour alive and fair. Yeah, yeah, yeah. Was that's right. Someone came up to me and said, younger, what did you want to be? I felt no man. Got the one, got the one, in got the one,
Kakawan, iyarnan ang inyong kakawan. 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 Kakawan, iyarnan ang inyong Mahilig kami sa mga ganda, katawan ang aming nakikita, lalo na yung kaagit-agit. Katawan, 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 katawan. Katawan. I don't know what to do.
to think we're not gonna make it. It's got me to the point where we just can't fake it. For some, I've got the reason. Just won't let it die. I guess you're the one. What I'm gonna do without you. And I guess you must be wondering that same thing too. So we go on together. Because neither one of us wants to be.
Between us,
another birthday greetings. Well, happy birthday, Eji Zanzu. Once again, happy birthday, Eji. Birthday, AG. Happy birthday to you. All right, there's another request. Nothing.
USA. Thank you.
gabi na kalaan sa kaunting kasiya. Pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Dahil tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligaya, tunay na kaibigan kasama maasa. Sa tama at tayo'y magkilan sa mahal. Sa tama kaibigan natin. Thank you.